At para sa mga dati na nga pong nakatanggap ng SMS advisory or text mula po sa Pasig Ayuda na naglalaman ng detalye ukol sa pagkuha ng ayuda, ngunit hindi pa nakakapag-claim ng kanilang ECQ Financial Assistance, ay makakakuha po kayo muli ng text ngayong linggo kung saan at kailan kukuhanin ng inyong ECQ ayuda. Hi sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa financial assistance payout na mula po sa DILG, DSWD, DND, JMC No. 1, Series of 2021 at Executive Order No. PCG-28, Series of 2021. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. At para sa mga dati na nga pong nakatanggap ng SMS advisory or text mula po sa Pasig Ayuda na naglalaman ng detalye ukol sa pagkuha ng ayuda, ngunit hindi pa nakakapag-claim ng kanilang ECQ Financial Assistance, ay makakakuha po kayo muli ng text ngayong linggo kung saan at kailan kukuhanin ng inyong ECQ ayuda. So, uulitin po natin. Para daw po sa mga dati nang nakatanggap ng SMS or text mula po sa Pasig City Ayuda or sa Pasig Ayuda na naglalaman ng detalye ukol sa pagkuha ng inyong ayuda, ngunit hindi pa po nakiklaim, kasi marami nga po sa ating mga Pasigenyo na na-text na ng Pasig Ayuda. So, balit hindi nila na-claim ang kanilang mga ECQ Financial Assistance dahil busy sa trabaho or walang ibang kukuha, o kaya naman nagkataon na nung araw na kailangan kuhanin ng inyong mga ayuda ay busy kayo sa work, o kaya naman walang ibang representative na pwedeng mag-claim ng inyong financial assistance. Kaya naman, ang sabi nga po nila ay makakakuha po kayong muli ng text ngayong linggo. So, ano bang date sa linggo na to? June 13, 2021. So, kaya naman po, pakiantabayanan nyo po, dahil ang sabi nga ng Pasig City Public Information Office or ng Pasig PIO, makakakuha po kayong muli ng text ngayong linggo kung saan at kailan pwedeng kuhanin ng inyong ECQ ayuda. Muli, pakiantabayanan lamang po ang text mula sa Pasig Ayuda, at pinipilit nga po ng ayuda team na makapagpadala po ng SMS or text advisory po isang araw bago ang nakatakdang schedule, para mabigyan ng sapat na oras ang benepisyaryo at para po makapagplano po kayo ng pagkuha ng inyong ayuda. Pinapaalalahanan din daw po ang lahat ng schedule na inyong matatanggap ang huling pagkakataon para makapag-claim ng inyong ayuda. Muli, uulitin po natin, kapag naka-receive nga po kayo ng text mula po sa Pasig Ayuda, ay pinapaalalahanan nga po namin kayo na ang lahat ng schedule na inyong matatanggap ay ang huling pagkakataon nyo nga po para ma-claim ang inyong ECQ Financial Assistance. Kaya po sa mga lagi pong nag-chat or doon nag-text po, nagpo-post ng kanilang mga rant sa Facebook na bakit hindi pa namin nakiklaim yung aming ayuda, hindi pa namin nakukuha yung ECQ Financial Assistance namin, may tinext na kami, totoo ba yan? Pakiantabayanan nyo po yung text po ngayong linggo, at kapag may na-receive nga po kayo na text kung paano nyo nga po makiklaim ang inyong ayuda, ay pumunta po kayo mismo dun sa venue na yon para i-clear nyo kung kayo nga ay talagang makakatanggap ng ECQ Financial Assistance. At once ma-receive nyo nga po yung text na yon, ay yun na daw po ang inyong huling pagkakataon para maklaim ang inyong ECQ Financial Assistance. Muli, ay inaasahan po namin ang inyong patuloy na pangunawa at kooperasyon para po maging maayos ang distribusyon ng natitirang ECQ Financial Assistance na hawak po ng ating mga ayuda din. Muli, ay maraming salamat po. Ngayon naman, ay ipapakita ko naman po sa inyong ilan sa mga samples na text mula po sa ECQ Financial Assistance or dito sa Pasig Ayuda. At ito po siya. Ayan, at babasahin ko nga po sa inyong ilan sa mga detalye ng Pasig Ayuda kapag naka-receive po kayo ng text. At ito po yung nilalaman. Ito, kinuha ko lang din to doon sa mga nagsisend ng kanilang mga
na mga chat dyan sa ano sa Pasig PIO. So, ito po ang nilalaman ng text mula po sa Pasig Ayuda. So may nakalagay na caption dyan. Ayan, Ayuda alert, pagbati mula sa Pasig City. Kasi ang message na po nito ay galing, ito po ay pinost ni Charmaine. Ayan, kaya ang nakalagay dito ay pagbati mula sa Pasig City, Charmaine. Kayo po ay qualified na makatanggap ng financial assistance mula po sa national government sa visa ng DILG, DSWD, DND, JMC 01-Series of 2021. Makukuha nyo ito sa 3rd Floor Treasury Office, City Hall, bukas ng Sabado, May 29, 2021. So, itong post na to ay isinend pa lang po ni Ms. Charmaine, siguro nung mga nakaraang May 21 pa. Pero ayun nga po, once nga po na makareceive kayo ng text message na ito mula po sa Pasig Ayuda ay kung ano po yung sinasabi po na direction kung paano nyo makukuha ang inyong financial assistance, ay pumunta po kayo doon sa oras at araw na sinabi po dito po sa text na to para ang tawag dito, para ma-explain nyo doon sa mismong venue na yon kung kayo nga ay makakatanggap or legit, kasi ang dami kasing mga nagsasabi dito dyan sa messages na yan. Ang dami kong mga nababasang comments dyan na nakareceive po ako ng text, pero totoo ba to? Totoo ba yan? Eh di ba naglagay nga po kayo ng inyong mga information dyan sa ECQ Financial Assistance form na yan. So malamang, kung na-text po kayo ng Pasig Ayuda, ay isa po kayo sa mabibigyan ng mga ng ECQ Financial Assistance. Ngayon, para malaman nyo po kung talagang legit ba yung sinasabi nila, kung legit yung text na yan, or kung legit po ba yung SMS na nareceive ninyo, eh, kung ano po yung nakalagay dito sa information na sinend po sa inyo, mangyari lamang na pumunta po kayo doon, kamukha po nito ni Ms. Charmaine. Ito po ay tinext sa kanya noong May 29 pa. At ito po ay tinext sa kanya at sinabi nga po, di ba, napupunta siya nung May 29. So, hindi po natin alam kung nakapunta po si Ms. Charmaine, kung busy siya nung mga panahon na ito, o kung may ginagawa siya, or kung nakapunta po ba si Ms. Charmaine dito. So, ito lamang po ay isa sa mga chat dito po sa ating, isa sa mga message po dito sa chat box nitong anong yan, ng Pasig PIO. So, ito lamang po ay isa sa mga sample ng text po ng Pasig Ayuda. So kung kayo nga po ay makaka-receive ng text na ganito at may mga information naman po na sinabi kung saan nyo po siya kukunin, mangyari lamang po na pumunta po kayo doon sa mismong venue na sinabi po ito sa text na to. Kamukha nga po nung sinabi dito kay Ms. Charmaine na pumunta siya sa 2nd floor ng Treasury Office ng City Hall bukas ng Sabado, May 29, 2021. So, ito po ay na-text po nung nakaraang buwan pa. So, kung pumunta man po dito si Ms. Charmaine nung May 29, eh, congrats po sa kanya kung nakuha niya na po ang kanyang financial assistance. Pero kung hindi naman po, eh, ito daw po ang isa sa mga chance para makuha daw po ni Ms. Charmaine ang kanyang ECQ financial assistance. Ito pong in-explain ko po sa inyo kanina. Ngayong linggo, June 13, ay makaka-receive nga po kayo ng text mula po sa ECQ Financial Assistance o sa Pasig Ayuda po para malaman nyo po kung paano yung makiklaim ang inyong financial assistance dun sa mga na-text na po ng Pasig Ayuda. So, balit hindi pa po nila nakiklaim ang kanilang mga ECQ Financial Assistance. So, muli sana po ay nakatulong po ako sa inyo ng medyo malaki or medyo konti kung ako man ay na-explain ko man po ng maayos ang mga proseso kung paano nyo nga po makukuha ang inyong financial assistance. So, muli kung nakareceive po kayo ng text na ganito at nandun naman po yung lahat ng detalye, ng information, kung paano nyo kukunin, at kung ano yung oras, at kung kailan, eh mangyaring pumunta po kayo dun sa venue at ipa-verify nyo po kung talagang kayo nga ay makakatanggap ng ECQ Financial Assistance. At kayo nga po muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!